yung accountant ni Alice Guo ay nahuli na. Pero si Alice Guo hindi na humatuntun, hindi na ho nasa, wala na hong contact, hindi na mahagilap. Kumbaga, kahit ano, kahit mga abogado niya, hindi na siya makontak. Totoo ba yan, Direk? Ito, panoorin nyo mga kaeksena. Diba? Oh. Hawak na ng Senado ang account nat ni suspended Bamban Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo. Kasunod ng arrest order laban sa kanila ng alkalde at anim na iba pa. Mm. 18 pang sangkot umano sa mga ilegal na pugo sa Tarlac at Pampanga ang ipinasabina ng Senado. Nagbabalik si Jonathan Andal. Nakakulong na sa Senado si Nancy Gamo, ang accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nahuli siya kahapon ng Senate OSAA o Office of Sergeant at Arms sa kanyang address sa Caloocan City. Mm. Siya pa lang ang nahuli sa 8 ipinaaresto ng Senado na nang isnab sa mga pagdinig kaugnay sa pugo. Lakas ng loob eh, no? Nang isnab. Oh. Si Guo hindi nadatnan sa kanyang farm sa Bamban. Bakit? Ang mga kapatid niya hindi rin nakita sa nakalista nilang address sa isang pabrika ng tela sa Valenzuela. Meron kaming arrest order kay CMN, El Guo, tsaka Sheila Guo. Wala pong ganyang nakatira dito. Hindi rin... Wala daw nakatirang ganun. Hindi nakita ang mga sinasabi nilang magulang na sina Wen Yidlin at Jan Zongguo. Maging si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nakatulang guilty sa PDAF scam na tumayong independent consultant sa mga sinalakay na pogo sa Bamban at Porac. Bagamat ayon sa abogado ni Cunanan, sisipot daw siya sa susunod na pagdinig. Di sa Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede namang kusang sumuko sa Senado si Guo. Mm. Oo, ma'am, para mawala yung contempt niya. Otherwise, sa ayaw at sa gusto niya, dadalhin siya sa Senado eh. Kinunan namin ang reaksyon ng kampo ni Guo pero walang tugon ang kanyang mga abogado. May petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Guo para pigilan ang Senado na imbitahan siya sa mga pagdinig. Pero sabi ni Pimentel, hanggat walang temporary restraining order ang Korte, dapat dumalo sa mga pagdinig si Guo. Kung walang utos ang Korte, yes, sir. Para sa pabor ng petitioner, eh, sumunod ka ngayon sa utos ng Senado na umattend ka. Mm. Kahit anong sagot mo, pwede magamit laban sa iyo sa isang criminal proceeding. Di ba ginpo ka na again, right against self-incrimination mo on a per question basis? Teka, alam na ng lawyers na yan. Ang nangyari sabihin kay Mayor Alice Guo, meron na nga siyang problem sa substantive law. Dadagdagan pa niya ng procedural law. Kasi ito procedural to problem yan, not attending eh. Batay sa arrest order, kapag nahuli na ng OSAA, sinago at iba pa, ikukulong sila sa Senado hanggang humarap sila sa susunod na hearing sa July 29. Pinasabina na rin sa July 29 hearing ang 18 individual na isinasangkot sa mga sinalakay na pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Kabilang dyan si Alberto Rodolfo A.R. de la Serna. Hoy! Andito si Pogi. Alak! Si Harry Barney kaya, sabay sila kaya pupunta dyan? Sa tingin nyo, di ba yan yung ano, di ba, Alberto Rodolfo de la Serna, yan yung nasa, ano ni Harry Barney, tama di ba? Para ang ganda nitong manood pag may Senate hearing, tapos nandun din yung Pogi! Ano kaya magiging reaction ni Harry Barney dito? Halak ka! Naiisip ko lang. Executive assistant noon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na ang appointment papers ay nadiskubre ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Oh, ito pa. Wait lang. May karuktong yan eh. Wait lang ah. Nasaan na ba yun? Nahanap ko eh. Yun na ba yun? Oh, yun na nga. Kayo, mga kaeksena, sa tingin nyo, ha? Nakatakas na nga kaya si Alice Guo? Kasi hindi na nga siya ano eh, mahagilap. Hindi na malaman. So, ito yung parang karugtong yan ha? News 5. Pakinggan natin. Oh, pasok. Na ngayon ang accountant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo mapos ipa-aresto ng Senado. Pero ang alkalde at anim na iba pang iniuugnay sa ilegal na pogo, hindi pa rin matuntun. Live mula sa Bamban Tarlac, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel,
may chance ba na nandyan pa rin si Go sa kanilang bayan? Wala. Jester, magdadalawang linggo na nga or magdadalawang buwan nang hindi nakikita si suspended Mayor Alice Go dito sa kanyang bayan sa Bamban. Maging nga yung kanyang mga kaalyado, hindi na rin siya makontak. Kayo, sumagot ba kayo? Press 1 sa mga naniniwalang nakatakas na si Alice Go. Press 2 sa mga naniniwalang nagtatago pa rin siya sa Pilipinas. Nahuli na ang accountant ni suspended Bamban Mayor Alice Go na si Nancy Gamo kahapon. Sa larawang ito, makikita siyang sumasailalim sa isang medical examination sa Senado. Isa siya sa walong pinaaresto ng Senado matapos hindi sumipot sa mga pagdinig tungkol sa illegal na pogo. Ang suspendidong alkalde naman na si Go, hindi rin natunton ng mga otoridad sa kanyang tirahan sa Bamban. Ba, hati ang ano ah, hati ang pulso nyo ah. Naglalabanan yung 1 and 2 ah. O, 1-1-1-2-2-2-2-1-1-2-1-2-1-2-1. O. Bigo rin silang makita ang mga kapatid ni Go na sina Wesley, Sheila at Simen. At maging ang mga sinasabing magulang niya na sina John Zongo at Wen Yilin. Hindi rin mahagilap ang Bamban Pogo representative na si Dennis Lacson Cunanan. Wala pang impormasyon kung nasaan ngayon ang suspendidong alkalde at iba pang may kinalaman sa umano'y illegal na Pogo. Ako, kung ako tatanungin nyo, posibleng nakatakas yan. Eh, Derek, may ano na nga yan eh, hindi makakalipad yan. Ito, ano lang ah, para sa akin lang naman to. Kung sa inyo, hindi pa, wala namang problema. Maraming pera si Gu sa tingin nyo. At ang mga Chinese, mga ka-eksena, mga kapatid, ang mga Chinese, may laging nakatabing pera yan na cash. Tandaan nyo, kunyari lang yan na wala ako pira ngayon. Kasi yung mga negosyante ng Chinese, wala ako sa bangko lahat pira ko. Kaya hindi kita mabigay pa utang. Parang Bombay ah. Kaya kung sasabihin, eh, na-freeze na direct yung mga ano nila eh, mga ganito-ganyan, pera niya, di ba? Ano yun? Ganun-ganun lang yun? Walang perang nakatabi sa kanya na pwedeng isang bit-bitan lang o sa mga bolt? Ako, dahil pagka ganyang mayaman siya, bilyonaryo nga eh, hindi imposible na makatakas yan. Bakit? Kung yun nga ang birth certificate, lahat ng mga dokumento na daya, sa anong paraan? Malamang sa malamang, may binigay na pera yan para madaya yung kanyang pangalan, yung kanyang pagkatao, dinaan sa pera. Eh, yung pagtakas, pwedeng daanin din sa pera. Tandaan niyo yan eh. Kung halimbawa, bankero ka nga, eh, tinawag ka, oy, hatid mo nga kami doon sa may, ano, sa may Coast Guard ng Chinese dyan, Aos. Eh, natatakot po kami. Huwag ka mag-alala. May kilala kami dyan. Sige, natin mo kami. Kami yung bahala sa'yo. Wala na ako kung paano ang gasolina. Bibigyan ka ta ng 100,000 piso. Hatid mo kami, hindi. Oh. Tara po, mayroon pala akong galon dito na reserba ng gas. Hali po kayo. O, akala ko ba wala? Hindi po, mayroon pala. Nalingat ako. Akala ko mineral to, gas pala. Ay, hindi, basta ako. Yun. Yun na naisip ko. Pag mayamang ka, bilyonaryo ka, walang imposible yan pagka naunahan mo na ng pera yung mga lintik na mga yan. Hindi nga, di ba sinasabi ko sa inyo, nababalita naman. Napakatagal na, linggo na. Napabalik-balik dyan yung malaking barko ng Coast Guard ng pinakamalaki ah, ng China. At mga nasa halos malapit na sila sa Zambales. Hindi mo naman masasabi kung halimbawa, may nagpa, ito lang ah, sa akin to, na-imagine ko lang. Ako ay kapitan ng barko ng mangingisda. Yung pinaka, ano, yung captain ng mga panghuli ng isda, hindi yung malalaki ah. Ganito, halimbawa ah, kapitan, tatakas kunyari si Alice Gu. Doon nakasama. Kunyari, kasama ng mga ingisda. Di ngayon, dinando na sila sa laot na. Ngayon, isipin nyo, eh baka naroon sila ng Coast Guard. Tingin nyo, pupunta ng Coast Guard yan pag alam nila mga Pinoy na mga ingisda. Di ba? So, nando na yon. Eh, posible rin nadikitan na nila yon. Pag nadikitan, pwede na sumampa yung pagtakas doon sa barko. Lusot. Lusot na. Pwede mangyari. Di ba? Yun lang naman ay sapantaha ko. Okay? O kaya nga eh, 'di ba? Isipin niyo lang mabuti, isa 'yan sa mga
na posibleng doon gawin ni ganun ang gawing pagtakas. Pero kung hindi pa tumatakas, malamang sa malamang nandun yun sa farm, sa ilalim ng lupa. Halaka. Oh, 'di ba? Eh kayo kung iba 'yung naisip nyo, pero 'yun ang akin. Sineshare ko lang. Kahit mga kaalyado ni Go sa Bamban, wala raw alam sa kanyang kinaroroonan. Oh. Wala na kami pong communication. Blackout po 'yung mga telepono niya. Tinatawag po yata siya, wala po, blackout na. Oh, blackout na. Ano yan? Saan napunta? O di parang gusto palabasin, naglaho. O malamang sa malamang, yun naisip ko. Hindi nga kasi makakalusot yan through airport, papuntang China. Maharang talaga yan ng Bureau of Immigration. Kahit paano gawin niya, maharang yan doon. Tandaan nyo, kahit gamitin niyo yung passport niyang Pilipino o passport niyang Chinese, maharang yan doon. Kaya dagat talaga o tubig, katubigan, ang gagawin niyang pagtakas. Alam ka namang isa ilalim ng lupa. Di ba? Oo. Yan ang Facebook po. Wala na po. Sa isang Facebook post nitong Biyernes, sinabi ni Go na hindi siya susuko sa mga pagsubok na kanyang kinaharap. Oh. Dagdag pa niya, pansamantala lang ang lahat ng ito. Pansamantala pala ang lahat ng ito, ha? Ah, ganun. Ah? Oh, sige. Pansamantala pala. Pasok! Lumaki po ako, Ma'am Karen. Inago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung... Senate hearing? Full background ko. Mm. Nung bata ako, Ma'am Karen, opo, hindi ko na-feel na kahiya na hindi ako pinag-aral ng tatay ko. Nung bata ako, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka-importante po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin, nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Aral. Parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero hihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na po yung tatay ko sa farm, sa piggery po namin. Natuto po ako magpaligo ng baboy. Natuto po ako magpaanak ng baboy. Natuto po ako mag-inject ng baboy, maggamot. Alam po ng mga supplier ng farming po namin. Alam po ng mga supplier po ng gamot, supplier po ng genetics, kung sino ako. Doon sa nabalitaan ko po, nakita ko po sa news na i-deport po ako, Ma'am Karen. Hindi ko po alam saan po ako dadalhin. Yung sarili ko po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili kong bansa po ba. Iiwanan din po ako. Natalikuran din po ako. Saan po ako pupunta? Isa lang po passport ko po, Ma'am Karen. Filipino po ako. Ako po ay isang Philippine passport holder at ako po ay isang Filipino. So, lumaki... Oh, yan. Pinatrowback lang natin. Tuloy natin. Oh, pasok. Una nang sinabi ng kanyang mga abogado na hindi muna siya makadadalos kapag dinig sa Senado dahil sa problema sa kanyang mental health. Pero pinayuhan na rin siya ng kanyang legal team na lumantad na. Always ang advice ko is to follow the legal processes, diba? Biglang, kahapon lang, di ba, wala ko live kahapon. Isang araw lang, di ba, itong si Attorney Stephen David. Pinagtatanggol ng bonggang-bongga si Alice Gu. Ngayong bagong balita na hindi na matuntun, blackout na yung mga connection ni Alice Gu. Ngayon, bigla niya sinasabi, I always advise yung aking kliyente na sa legal process. Di ba kasi, hindi ka naman pwede magtago habang buhay. Naalala nyo, nung isang araw, di ba? Oo. Oh. Ang galing nung abogadong magpaliwanag na ganito, ganyan, ganyan. Biglang nag-iba na yung abogado. Tinuturoan niya daw na sumunod sa proseso. Sa madaling salita, pinapasuko nyo. Wow, ah, ngayon na lang kasi hindi na mahagilap. Oo. Oh.
Kasi yan naman, hindi ka naman pwedeng magtago habang buhay. Pwede sana noong una pa lang. Ito pa, malupit. Anong dahilan nila? Sa farm. Oh. Ngayong araw, binalikan ng News 5 ang farm kung saan umano lumaki si Go. Pero sarado ang gate nito at wala ring taong umarap sa aming team. Nakapaskil pa rin sa harap ng farm ang biosecurity measure warning. Ibig sabihin, hindi basta-basta nagpapapasok ng bisita dahil may sakit umano ang mga hayop sa loob. Punyeta na yan! Ginamit pang dahilan yung mga baboy, bawal pumasok kasi may sakit! Alak ka! Praise the Father! Anak ng kamote! Oh. Dahil yung baboy may sakit, bawal pasukin. Wala niya kayo talaga. Pataway, no? Oh. Paskil pa rin sa harap ng farm ang biosecurity measure warning. Ibig sabihin, hindi basta-basta nagpapapasok ng bisita dahil may sakit umano ang mga hayop sa loob. Akala ko nung pinanood ko to, akala ko yung maririnig kong hindi basta-basta nagpapapasok ng bisita dahil may sakit si Alice Gu. Ang sinabi, dahil may sakit ang mga baboy. Pambihirang buhay to. Kawawa na si baboy. Yung kanina, alak ang laging sinisisi. Ngayon naman, baboy na yung may kasalanan dito. Basta-basta nagpapapasok ng bisita dahil may sakit umano ang mga hayop sa loob. Lalagnat. May COVID yung baboy, bawal pumasok. Ay, nako, talaga naman. Ang galing-galing talaga. Oh. Suportado pa rin naman ang ilang residente ng Bamban ang kanilang suspendidong alkalde. Wait lang. Cellphone ko. Hello. Baka naman pwedeng magbigay tayo ng mga ano? Ha? Bigyan mo na, magpaprint ka ng mga poster na meron ako. Ilagay mo, we love you, Alice Gu. Ipakalat mo sa mga taga-banban yung mga close natin para panlito yan na ibig sabihin, nandito pa ako tsaka sumusuporta sila sa labang ko. Oo, tapos bigyan mo sila ng ano, pambayad ng kuryente para sa paglalagay ng mga tarpaulin. Oo, kung bahala. Ha? Meron, oo, kunin mo, i-gcash ko na lang. Ako lang naman, naisip ko lang. Hindi ako naniniwala sa mga nakasabit na yan na sumusuporta sila kay Alice Gu. Alam nyo, kayo mga kababayan ko na naglalagay ng ganyan, malinaw naman na lumalabas yung panluloko ni Alice Gu. Kahit pa kayo ay nabigyan niya ng ayuda nung panahon siya ay naging mayor, pero yung umpisang-umpisa pa lang na niloko na kayo sa kanyang pagkatao, hindi dahilan yun. Kahit, kumbaga, kahit sabihin nyo, eh, kasi tinulungan ako niyan, nakakahiya naman na hindi ako sumuporta. Magpasalamat ka, tinulungan ka, binigyan ka ng ayuda, tapos, hindi mo pwede maging utang na loob yung gano'n na mali naman. Diba? Nagigets nyo ako, 1PH, ay 1TalkPH pala, 1PH sila, iba pala yun. 'Di ba? Hindi ko sinasabing hindi kayo pwedeng tumanaw ng utang na loob, 'di ba? Ang sinasabi ko, kung mali naman 'yan, bakit kayo tatanaw ng utang na loob? 'Di ba? 'Yun lang 'yun naman, syempre. Ako 'to, opinion ko 'to 'Di ba? Kahit pa sabihin na ganoon kasi laging sinasabi ng mga taga doon, si Alice Gudaw, namimigay ng ganito, namimigay ng ayuda, may paganito sa lugar nila. Yun naman talaga yung magiging way ni Alice Gu para kayo ay mapaniwala. Diba? Yung mga taga dyan. Para magmukha siyang mabait. Diba? Yun ang kanya magiging front. Magbigay ng ayuda. Naintindihan nyo? Nakasabit sa kanilang mga bahay ang mga tarpaulin na may mensahe ng pakikiisa kay Gu. Pag nasa ospital po yung mga bata, binibigyan po kami ng konting suporta ni Mayora para sa pagpagampo ng mga bata. Yun kasi nga yung way na
makuha ang loob ng mga taga dyan na isiping ang bait-bait ni Alice Go. Pero may katiwali ang ginagawa. May maling mga ginagawa. May anomalya. Diba? Yung mga sa school po, ganun, marami po siyang batang natulungan. Mm. May libre po siyang gamit na programa. Ganun. Mm. Kumusta ngayon yung mga school supply? Wala na po akong wala po akong balita. Mm. Jester, sa paglilibot nga natin dito sa ilang mga barangay sa Bamban Tarlac ay ramdam na nung ilang mamamayan yung pagkapilay ng serbisyo simula nga nung pumutok itong issue sa Pogo. Isa na riyan yung doon sa sektor ng edukasyon dahil Jester, simula nga raw na maupo si Mayor Go ay yearly na na nagkakaroon ng parang balik eskwela gift giving dito o yung pagbibigay ng mga gamit sa eskwela, pero hanggang sa ngayon yung mga grades 1 to 6 ay naghihintay pa rin, no, kung kailan sila mabibigyan ng libreng gamit sa eskwela at sa buka. Ngayon. Ano kasi, naging pala, hindi ko naman nila lahat, pero karamihan ng mga Pilipino kasi, palaasa. Diba? O, kita nyo, maaantay pa rin sila dun. Diba? Ayun na nga yung sinabi rin ni Marilyn, ano, sino ba nagsabi nun? Ito si Prisco Baleser, diba? Na nakaugali ng mga Pilipino ng pagtanaw ng utang na loob. Ngunit subalit bakit nadapwat? Ha? Hindi ho ibig sabihin nun na kahit mali, tuloy pa rin kayo sa pagtanaw ng utang na loob. Kung alam nyong may mali na, aba, hindi dahilan yun para kayo ay magbulag-bulagan. Malamang naman sa malamang talaga, oo. Maghapon nga, na pagbabantay natin dito sa harap mismo ng farm kung saan umano si Alice Go ay lumaki, ay hindi pa nga nagkakaroon ng anumang movement, no, sa paglabas man ng tao o paglabas ng anumang kargamento mula sa loob. Yes, sir. Nag-uulat mula sa Tarlac, maraming salamat, Rainiel Pawid. So ayan, malinaw mga kaeksena. Ako, sinabi ko na sa inyo ano ko dyan, opinion ko dyan patungkol kay Alice Go na... Para sa akin, wala na yan dito. Nakatakas na yan gamit ang katubigan. Diba? Mm. Kaya mahirap talaga na pag magkaroon ka ng utang na loob, tapos malaman mo sa mali, tapos may mga tao kasing ganun pag tumutulong, parang kailangan magbigay ka ng kapalit. Pag kinailangan nila ng ano, nagka-problema sila, yung itinulong sa'yo dahil may utang na loob ka, hihingan ka ng pabor. Pangit yun, tulong lang. Wala nang parang pabor na suklian. Kagaya yung ginagawa ng mga taga dyan. Diba? O, kung nasa Davao man si Alice Go, hindi sama-sama sila ni Kibuloy dun. Diba? Praise the Father!